makisangkot, make somebody's day, or make somebody's heart. Ang sabi sa Luke 5 verse 12 to 13, nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking kitongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Nais ko, gumaling ka at luminis." At noon din nawala ang kanyang ketong. Touch could mean acceptance. It could also have great therapeutic effects and healing powers. Through touching, there is connection of emotional power. Pero sa dinami-rami ng mahahawakan, yun pang may ketong. Pinaniniwalaan nila noon na if you touch a leper o yung kitongin, you would be leprous yourself. Mahahawa ka. You could get infected. Pero ang Panginoon, si Jesus, He touched even the lepers. Kahit ang daming nandidiri sa mga kitongin na ito nung mga panahong yun, kasi walang gamot sa ketong. Hindi tayo pwedeng tumulong sa ibang tao if we will not touch them. Touching is not only physical. Hindi lang yung hahawakan mo siya. You will get involved. Sasangkot ka talaga. May lumalabas na power sa iyo na pupunta sa kanya, kaya ka nakakapag-empower. Ang tunay na pagbibigay ay yung nararamdaman mong nahihirapan ka sa iyong pagbibigay. Nagkakaroon ng pakinabang ang iyong binibigyan. Katulad ni Jesus, we should learn to touch people but tastefully and prayerfully in a good time and in a very sincere way. Hindi lang naman yung may mga sakit ang tinatouch natin at tinutulungan. O kaya naman yung mga physically ill. Meron din naman kasing emotionally ay may sakit sila, or mentally, or meron silang pangangailangan sa buhay. Pero dapat ang ating pagtulong o ang pakikisangkot natin sa ibang tao ay sincere. Hindi lang pakitang tao. Hindi lang para may gamitin laban sa kanya pagdating ng panahon. Yun lang dapat. Tastefully and prayerfully. Kapag may gusto kayong tulungan, ipag-pray nyo sa Panginoon, lalo na kung malaking desisyon yan. Kasi aminin man natin o hindi, may mga tao minsan na abusado. May tendency na umabuso. Kaya ipag-pray natin ang bawat tao na ating kasasangkutan o isasangkot natin sa ating buhay. Words can also touch. Nakakahipo ang salita. Minsan may nagsalita lang ang saya-saya mo na maghapon dahil sa narinig mo. Nasabihan kang fresh, nasabihan kang maganda, you look pretty today, you look beautiful, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng sapatos mo, ang ganda ng bag mo, bagay sa'yo, nakakasaya ng araw. O kaya naman minsan bigla kang malulungkot, o kaya naman minsan bigla kang malulungkot at magagalit dahil lang sa salita. We can make or break somebody's day or heart by your words. Kaya ingatan ang bibig na yan. Laging rendahan. Mag-isip muna bago magsalita. Kasi minsan, yung intention natin ay mabuti, pero pag lumabas na sa bibig natin, nakakasama ng loob ng ating kapwa. Touch people and speak to people the way Jesus did. God bless us all.